So, ito na yung reveal dun sa dalawang DIY natin ngayon para sa makeover na to. Unang-una is yung ating plastic storage. Tada! Hi, this is Elle and welcome to another video. Meron tayong dalawang exciting na DIY ngayon. Exciting talaga, pero nakikita niyo to na sa likod ko. Di ba exciting na DIY to? And yung isang gagawin natin is meron tayong DIY wall. Pero ito muna yung unahin natin. Kasi actually, meron tayong ginagawa ngayon na budget makeover, itong room na yon. Makikita niyo yun next week. Pero ngayon, ibibigay namin yung details kung paano ba natin i-attempt na ibahin yung itsura nitong plastic storage na to. Kasi sa totoo lang, ang daming nagme-message, nagko-comment na ganyan, paano ba pwedeng i-makeover yung ganito? Kasi diba, common na common naman sa mga bahay natin yung ganitong mga storage, ganyan. So hopefully, gumana tong ano natin, DIY natin. So spray paint muna natin ng primer, tapos meron ditong sira. Somewhere, saan ba yun? Ayan o, so try natin yung takpan. Magawa kaya. Tignan natin. Pero anyway, ang goal lang namin is itong look na to, bumagay dito sa gagawin natin na room. Tapos later, yung next nating DIY is isang wall. Cute din yun. Ito yung preview nung makeover natin next week, yung budget makeover. Nagpipintura kami ngayon. Pero ito, simulan na natin tong cabinet na to. First time dito sa ating DIY is tatapalan natin yung butas. Ito, ang laki kasi nung butas yung nag-crack. So, gumawa po si tatay na. Ano po to? Saan to gawa? Plastic rin. Naghanap rin siya ng plastic, tapos lalagay niya dito. Ayan na, meron tayong glue. So, maglalagay kayong kahoy sa likod para dun yung itatapal. Ay, ang galing. Tapos, after niya malagay, popolitap lang natin, sasand natin to lahat para sa primer. Galing yung tatay. OG. Thank you, Tay. Ang pinaka-importante dito sa step natin is yung prep para sa pagsispray. And, una iti-tape ko pa dapat. Sabi nga, hindi pa pwedeng tanggalin. Ayan, natatanggal pala yung pinaka. Yes. So, at least di na siya mapipinturahan. Ito lang yung mga ipipaint natin, yung mga front part niya. Tapos, ito yung mga pet peeve ko sa mga products. Parang gusto kong manapak, ba't nila ginagawa to? Bakit tayo naglalagay ng sticker na mahirap tanggalin? Like, pangarap nyo bang forever nandyan yung branding? Ano, Kim? Bakit ganon? Meron naman mga sticker na madaling tanggalin. So anyway, magsasanding na tayo ng mga items. Hello. Yay. So, sasand na natin itong mga plastic na to. So, yung gamitin yung sandpaper, baka okay na yung 320. Nag-invento ako, may 320 bang sandpaper? Basta nasa 300 range, para hindi ganun kagaspang. After liha, syempre, kailangan punasan, tanggalin lahat ng alikabok para siguradong kumapit yung pintura. Ayan, alcohol. Tapos, punasan na. Yes. Ayan, for metal and plastic. Hopefully, talagang totoo. So, ang importante kapag nagsispray paint, dati ko pa sinasabi, maninipis na coat lang. Huwag sobrang, huwag makakapal dahil mas madali siyang makakaskas, nagde-drip. So, as in, light lang, manipis, patuyuin ng konti, tapos manipis lang ulit, patong-patong na maninipis na coat. Para dito sa plano natin, dito sa plastic storage natin. Suggestion to ni Von. Nasaan na siya? Ganda ng suggestion niya. So, hopefully gumana. Von! Von! Narinig niya! Hindi, may sumagot. Ayan na! Hello! Ayan, siya yung may idea nun. Yung idea mo, yung suggestion mo. So, anyway, yung suggestion niya is una, parang maglagay tayo ng cilia elements kasi 'di ba marami tayong natural elements dun sa room. And dun sa accent wall natin, gagamit tayo ng Buri mat, Buri blinds. So, may extra ako dun, yun yung gagamitin natin dito. Kaya instead na all white, ipipaint na lang natin 'to ng all black. Feeling ko mas class kasi flat black yung in order natin. Nasaan ba 'yon? So, ayan, order tayo nitong flat black. Lalagyan natin ng parang Buri mat or something natural element pati dyan sa baba.
So, pinunasan natin siya ulit. Between coats, pwede rin kayo mag-sanding. Pero yung gamitin yung sandpaper, yung manipis na, yung mga 1,000 grit na. Pero anyway, black, ito na, wala nang bawian. Ooh. Habang nagpapatuyo tayo ng mga ni-spray paint natin, i-introduce ko na yung pangalawa nating DIY dito sa episode natin. And ito yung accent wall dito sa may makeover natin na room. So, ang theme kasi ng room is Japandi. So, gusto ko ng texture, coziness, ng warmth, ganyan. Naisip ko, ano ba yung murang way para ma-highlight tong wall na to. Kaya, sobrang love ko ng Buri blinds. Ang dami ng project na gumamit ako ng Buri blinds and hindi pa yun matatapos. Marami pang susunod kasi sobrang mura nito. Parang itong size na to na 6x6, 700 pesos. 700 pesos namin binili to. So, Papa, dikit ko siya dito sa wall na to. Si Aweng, hello. So, basically, kumuha ako ng dalawang ganito. Ididikit natin to dito sa buong wall na to. Tapos, lalagyan natin to ng frame na kahoy paikot, pati dito. Bago natin ikabit, tatanggalin muna natin yung tali. Kasi di ba blinds to? Tsaka may kahoy sa dulo. So, tatanggalin natin lahat kasi ang kailangan lang natin is yung texture sa wall. Next naman yung sa baba. Ito yung mga binili natin para dun sa frame. Ano to? 2x1/2 na kahoy lang, ganyan. Tapos, ipipaint na lang natin. After natin ikabit tong Buri blinds, ayan na yung framing natin. Nakabit na nga. Final piece! Dali! Ay, na-pressure. Yes! Okay. Yes! Ang ganda niya, nai-imagine ko na siya. Kasi yung frame na yan, ipipaint natin yan ng black para maganda yung contrast niya dun sa Buri blinds natin. Kasi marami tayong black accents dito. So, I cannot wait. And, tomorrow na natin gagawin yon. Nitong makeover natin dito. Kaya, ang gagawin na lang natin para dito sa isang DIY wall natin is yan, tinatape na nga yung mga frames kasi ipipaint na natin to ng block. Habang busy kami dito sa makeover, si Yusef, sabi ko siya muna gumawa ng DIY natin and sinilip ko yung ginagawa nila. Nagbe-weave sila nung tira nating Buri. Doon natin, ang cute nun, wait. Teamwork to. Dali, pakita mo ano. Pakita mo ang gagawa natin. Ang cute! Okay. Under, over, up. So maganda yung plano nila. Yeah. In theory ba? In theory. In theory, maganda yung plano. Tignan natin kung yung theory magiging reality. Look! Black na yung baba. I-imagine ko na siya. Wow! Ang laki na! Pwede nang higaan. Hindi ko sure kung anong plano, pero parang tinatanong nila saan ilalagay. Parang okay siya dito. Gusto ko na saan yung palubog niya na panel. Though, si Yusef mag-figure out kung paano niya ikakabit dyan. We'll see. Hopefully mapagana dahil ang cute niya. We'll be right back.
So, ito na yung reveal dun sa dalawang DIY natin ngayon para sa makeover na to. Unang-una is yung ating plastic storage. Tada! Sobrang cute, di ba? Ang ganda. So, yung steps nga na ginawa natin nila, actually, ako konti lang. Pero yun, spray paint natin siya. Gumamit tayo ng plastic primer, yung pang motorcycle. Tapos, matte black for everything. And, meron tayong tirang Buri blinds. Ang ginawa nila, weave nila dito sa front door. So, meron lang siyang natural element. Meron na siyang certain effect and feel and vibe na perfect para dito sa space natin. Then, ito naman yung ating DIY wall. Ha, ang ganda! Konting kaartehan lang, konting creativity. Sobrang simple lang, nakita nyo naman, di ba? Kinabit lang natin tong blinds dun sa wall. Tapos, yung mga frame, nilagay natin dyan, tapos pinaint. Tapos, ayan na. Wala na akong masabi. Kung hindi cute siya, try nyo kung meron kayong gustong wall na gawan ng ganyan. Wala, ang ganda lang niya. Nakakaaliw. So, yan yung DIY episode natin. Meron tayong dalawang sobrang okay, basta okay na project na pwede nyo i-try sa mga bahay-bahay nyo. Subukan nyo, tapos itag nyo ako. Tag nyo yung ano, hashtag elleuybrand kung ginawa nyo tong mga project na to para makita ko rin, ma-share din natin. Next week, i-share ko na yung pinaka-reveal nitong room. Ano ba yung ginawa natin sa lahat ng detalye dito? Magkano ba inabot tong budget natin para dito? Budget makeover kasi to eh. Abangan nyo. Japandi inspired bedroom makeover next week. Yun lang. Until next time. Bye!